Morning Katambayan, ngayon yung ginawa po natin na trap o pangasan sa ating tawag nito daga, nagkaroon nga ng resulta. Yan, dalawa yung unang nakita natin ngayon. Baka mamaya may makita pa tayo dun sa loob. So mayroon pa nga dito Katambayan, may dalawa pa. At ito pa yung isa na nakita natin. Diyan kasi natin nilagay nung isang araw. So yan Katambayan, lima po yung na ano natin nalaga na lason. So baka may mga hindi pa tayo nakita, malalaman natin yan sa mga susunod na araw pag bumaho na po yung ating area. May isa din pa pala dito Katambayan, no? Hirap kunin, ipit. Yun. Okay din. So ito po yung gamit po natin kahapon na pang pakain po sa ating mga daga na nilason po natin. Meron po tayong ating finisher, yung gawa po natin na feeds at yung ating starter po. So yung panghalo po natin, yan po mga Katambayan. Kunti lang po yung ilagay po natin. At paghaluin po ng mabuti. Pag nasobrahan kasi natin nilagay ng lason yung ating mga alaga, yung ating pangkain po nila, maamoy po yun ng daga. So ang gagawin na hindi sila kakain, mga tuso na po yung daga po mga Katambayan. So, mag-iingat din po na dapat may mask po tayo pag may chemical o yung gagamitin po natin ay ganito. Delikado po ito mga Katambayan, kaya ingat-ingat po. Dito po natin inilagay last time. Ilagay din po tayo ng kunti pagkain nila. Siguraduhin po na hindi po natin di maabot po ng ating mga manok yung ating nilagay po na lason, para hindi po sila masigasya po. Sa mga butas po natin nilagay kasi nga dyan po sila naninirahan. At posible din po na yung kanilang mga inakay ay makakain din doon sa butas at mapapatay din po. Napakalaking perwisyo po talaga pag pag madaming daga yung ating area po, lalo na manukan. Sigurado una mabibiktima dyan yan yung ating mga sisiyong. Minsan yung mga itlog pa nga kinakain po nila, itlog ng ating mga alagang manok. Good news po pala sa ating mga kaibigan po, sa mga gustong sumali at manalo po sa ating sisiyo na ipamimigay, 100 po. So bawat winner may 10 sisiyo po na mapapanalunan. Ang ating gawin na lang po ay follow na lang po yung ating Facebook page Manok Tambayan, kasi nag-upload na din po tayo ng mga videos doon na galing po sa YouTube. So sa mga interesadong manalo, sana i-visit nyo na rin po, i-like at i-follow
magbibigay po tayo ng update pag makaabot na po tayo ng 10,000 followers. Nasa 9,000 na kasi tayo, malapit na po, baka sa susunod na linggo ay aabot na po tayo ng 10,000. So sa mga interesado, tamang-tama po na na sumali po tayo. So doon tayo mamimigay, magla-live po tayo. Simple lang naman po yung mga katanungan po na ibibigay po natin. Kaya no worries po, napakadali po yung mga tanong. So sa mga gusto po dyan, sana i-follow nyo yung ating Facebook page, yung video natin. Ganon din naman po yung i-upload natin sa YouTube. So tamang-tama po sa mga gusto lang pong sumali. 10 sisiyo kada winner yung ating ibabahagi sa kanila, sa inyo. Nga, kanina umaga, madami yung daga talaga yung napatay. Napakasimple lang po. Maghalo lang po ng kunting panglason. So, mabibili naman po yan lahat. Yung ating lason, mabibili yan sa mga agribit store. Madami pong pagpilian. Kaya, tanong lang po kayo, nasa 25 pesos lang po yun. So kung may problema kayo sa daga, saktong-sakto po yun. Pwede din po yung mga tira-tira na pagkain, haluan natin ng powder na yun. So kung may mga kamag-anak din po kayo, mga kaibigan, na gustong makakuha ng ating papremyo, sabihan nyo na po, share nyo po yung ating video po. Malapit na po talaga mag 10,000 yung ating followers. So may mga malapit na tayo mga sisiyo na mapisa o mga itlog. Saktong-sakto. So yan po yung resulta sa ginawa po natin na lasong Gatambayan. Tingnan nyo po. Yung daga kasi nahihirapan huminga. Ayan, mamamatay na yan siya. Ganun na po, madami-dami na din po. Napaka-epektibo po talaga ang paggamit po ng lason. Basta importante na po ilagay po natin sa kanilang tawag nito, bahay. Nakita nyo nga mga Katambayan na nasolusyonan po natin yung problema po dito sa atin, yung mga daga po. Napaka-epektibo po talaga yung paggamit po ng lason. Yung kaso nga lang, yung ating ginamit po na pampain ay yung hilig po nila kainin yung ating feeds. So pag ganun po yung style nyo o style po ng mga daga sa inyong area, sa inyong lugar, sa inyong manukan, gayahin nyo na lang po kasi napaka-epektibo po talaga. At ilagay nyo po sa mga butas po ng kanilang sa lupa para sa ganun hindi po basta-basta maabot po ng mga manok. Kasi pag nakain po ng manok yung ating ginawang lason, sigurado po na mamamatay din po yung ating mga alaga. Kawawa naman po. So nakita nyo nga, talagang halos maubos yung ating mga daga dito at sana pa po ay maubos pa po natin para sa ganun wala na po tayong mga peste po dito sa ating manukan. Yung makulungan kasi natin na plywood yung gamit ay binubutas po na inuunti-unti nilang butasin at yung mga sisiyo kasi kinakain po nila. So napakalaking epekto po yan sa ating kita. So yan lang po ngayong araw mga Katambayan at sana po ay may nakuha po kayo kunting idea at sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel at kung kayo lang po ay napadaan, sana po ay consider nyo po akong subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Maraming salamat po pala Kings Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Worms to Go, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stag. Bago muna tayo magpanam, shoutout po na natin yung ating mga kaibigan dyan na si Butyok Fishing PH Channel, Gina Bernie, Papa Richie from Glan Sarangani Province, Gerson Baliador, Bolivia and Bolivia family from Bacolod City and Iloilo City, Filmar Adlawan, MC Phil MZ, Sarisari TV, Julius Calibuyo Channel. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!